What's up mga kayami? Nandito na naman si Mr. Yami para sa bagong episode natin. And this episode, it's all about tires. Yan naman ang pag-uusapan natin ngayon. And papunta tayo ngayon sa Ortigas Avenue Extension para kunin yung bagong tires para dito kay Oted. Nandito na tayo sa RF Wheels. Dito natin na order yung federal natin. Medyo malayo kasi sila lang ang meron. Hello mga kayami. Hello. Ito na yung in-order natin goma. Federal RSRR. RSRR. Natanggal na ngayon ni... Pare, anong pangalan mo? JR, sir. JR, oh, parin JR. Pakiingatan lang, ha? Yan, mga kayami, nagka-problema lang tayo, no? Nawawala yung susi ng tornilyo. Kaya hindi natin mabaklas ngayon. So, naghahanap pa tayo ng susi ng tornilyo nito ni Oten. Kung di tayo makakahanap, i-take home na lang natin itong goma sa iba natin pa kabit. Kung saan meron susi nitong tornilyo na race. O ngayon, ito yung pasahero natin. Landy, hanap tayo ng susi sa iba. Mga kayami. Rapsa, oh. Wow! Excited pa naman ako, pare. Naka-forma na, eh. Tara, che, ano, plan din tayo, ha? Wala tayong susi, eh. Oo, sayang, sayang, sayang. Ito, pinakamasakit na pa ito, yan, oh. Bayad. Pagkakarin tayo na ganyan, oh. Okay, pare, panoorin yung High Point Production. So, tuwing kailan ba tayo dapat magpalit ng gulong? Siyempre, unang-una, tingnan natin yung tagal ng gulong, kung ilang taon na ba. Kasi normally, 6 years ang expiration ng isang gulong. So, pag tapak mo na 6 years, kailangan kayo makapal pa yan. Palitan mo na for the safety sa mga biyahe mo. So, ano pa ba? Bakit kailangan tayo magpalit ng gulong? Siyempre, pag putpud na. Marami kasi sa ating mga Pilipino, talaga sinasagad natin yung paggamit ng goma. Which is understandable naman na talagang gusto natin masulit yung mga binibili natin. Lalo ngayon sa panahon ng pandemic, no? Pero huwag natin disakripisyo yung safety natin para lang sa makatipid tayo. Diba? Siyempre kasi ang buhay, di na natin yan may... Di natin yan mabibili at di na natin yan mababalik pag na-accidente tayo. Sumabog yan. Kasi ang goma, overtime, tumitigas yan, eh. Nagbibrite yan dahil naarawan, naulanan. So, may chance siya sumabog, lalo na pag nasa high speed ka. So, ano ang mga indication na pwede na medyo brittle na? Nagkakaroon siya ng mga cracks. So, yan ang mga isa sa mga i-inspection ninyo kung yung mga goma nyo may mga crack na. So, yun. Isa pa pala ang reason, no? Bakit kailangan tayo magpalit ng goma. I-double check nyo rin. Minsan kasi may mga goma tayo nabibili. Nagkakaroon ng bukol. Nagkakaroon siya ng bukol. So, maaaraw na mamaya pag umaandar ka, parang nagpa-vibrate yung lahat. So, parang medyo tumatal yung ride mo. Yan, i-check mo kung may bukol. Kung hindi na under warrant yan, ako, kailangan palitan nyo na agad yan. Yan. Paano naman natin ma-check yung manufacturing date ng isang gulong? Usually nakalagay dyan DOT, tapos merong apat na number. Yung unang dalawang number is yun ang number of weeks. And then yung sumunod na dalawa, yun yung year. So kunwari 34, 19. So 34 weeks, 34th week ng taon siya mina-manufacture, 2019 ang year niya. So yun. Okay? Sa kinuha natin 255-35-19. So ito yung
load rating and speed rating. So ito yung sinasabi ko na titignan nyo. Ito yung manufacturing date, 01. So first week ng 2019, medyo 1 year mahigit na, no? Pero pwede pa rin naman yan. Tapos yung treadwear naman, 220. Ayan yung compound ng goma, kung mabilis mapudpod o mas makapit, mas mababa, mas makapit, pero mas mabilis naman siya mapupudpod. So, mga kayami, no? Normally, pagka nagpapalit naman tayo ng mag wheels, usually, one size bigger lang dapat, kapag as possible, para hindi mo nasasacrifice yung performance ng kotse mo, yung fuel economy, at least one size bigger lang. Huwag tayong mag-upsize ng mga 2 inches bigger, or iba 3 inches pa. Pero iba, syempre, tingis ganda, ginagawa yun. Wow! A few moments later. What's up mga kayami? Bali today, itutuloy natin yung episode natin na about tires, kasi last time hindi natin na anaputol kasi hindi natin na install yung tires natin dahil nawala yung susi. Hindi ko makita kung nasa yung susi yung lug nuts. Kaya today, ipapakabit na natin yung brand new tires natin. Ayan, passenger ko ngayon nasa likod. Pero tumagal din ng 1 week bago ako nakapag-decide kung talaga ikakabit ko, kasi last 3 days ago nakakita ako sa auction ng magandang spec na pang Evo 10 na C28. So napaisip ako, kaya pinuhos ko tong mags and tires na to, tinry ko ibenta. Pero yun nga, napag-decide ko na lang din na gamitin ko na lang. Yun mga kayami, nandito tayo ngayon sa Drive Plus. Ang ganda nitong shop na to, service center, change oil, tune up, alignment, balancing, may battery din sila, and detailing, ayan o, car repair, brakes, aircon, lahat, one stop shop, nandito na sa Drive Plus. Wow! Ganda ng shop nila mga kayami, yummy, share ko sa inyo, no? Tapos andito pa yung pinakalabi nila, grabe, kala mo bang, ang laki ng shop nila, ang laki, ayan, check nyo, dito yung karwasan nila. Chief, ito yung karwasan. Karwas area. Yo, mga kayami, no? Kasama natin si Sir Dan ng Drive Plus. Yes. Sabi, ilang kotse kasha dito sa area? Ang laki eh. 13. Ilang lifters? 13 lifters. 13. So yun. Kung nandito kayo, talagang ang laki ng shop. Malaki eh, malinis. So yun. Yung machine ko natin, look like balancing ko. Road force po. Road force. Okay. High speed. Yan po yung mga inahanap po ng mga European. Mga high-end. High-end customers. Okay. Hindi naman high-end. Lahat. Mga off-road. European car. Okay. Actually, yun nga. Kaya kayo nirecommend sa akin eh. Yun daw ang sinaservice nyong mga customers. Mga high-end. So, sanay sila sa mga... Kasi yung mags ko, malaki eh, no? Opo. So, yung mga ordinary na tires, medyo baka mahirapan. Magasgas yung mag. Yes. Tapos baka mahirapan install yung goma. Kaya sa inyo ko dinala. Thank you, sir. Thank you po. Okay. Ano pa ba mga service ng Drive Plus, sir? Your name again, boss? Dan po, sir. Sir Dan. Oo, sir Dan. Po, change oil, basic PMS po. Doon, meron kami mga tires dito, mag, alignment, change oil. Okay. May car wash kami, detailing. Battery, boss, meron din kayo. Meron din po. Actually, supplier ako ng battery. Para tayo nagbebenta ng battery. Anong brand dala nyo? Magkaiba tayo ng brand. Okay. And may showroom kami po doon sa kabila. Pwede nyo po makita. Okay, sige. Itur mo nga ako dito sa Drive Plus. Grabe, ang laki eh. Parang hotel eh. Tagusan to, sir.
sa Quezon naman. Oo nga, Tagusan. Ah, nabanggit sa akin, medyo stiff daw yung paakyat, kaya dito ako sa Panay dumaan. Kasi medyo inclined po, sasabit po yung mga lower. Yun nga. Ito, waiting area po. Okay. Ito ang waiting area ng mga customers. Yun, parang hotel pare. Nice. Kasi bawal na eh. May COVID. Tama, may COVID. No? Ingat muna tayo. Oh my God! Wow! First class service center. Grabe, ang ganda. Mag section. Wow! Ano mga kinikering yung boss ng mga brand? Mag? Lahat yan? Yes? Okay. Then meron kami. Okay, may ibang brand. So, pero mostly DBS talaga, no? DBS, Bosen. Alright. Pero karamihan sa ato, puro mang pang-European, no? European spec karamihan, eh. Pati design niya. Din po kami for big tires ng mga truck. Okay. Ah, dito naman. Kami yung nagkikeri ng Continental. Continental, okay. Falcon, saka Hanbok. So, hindi lang pang mga kotse. Truck tires. Yan. Falcon and Continental. Grabe, oh. Laki eh. Pang ano to? Heavy equipment na ba to? Yes, sir. Nice. Laki. Oo, oh, ang laki eh. Oh, tingnan si Sir Dan. Laki. Nice. SUV po. SUV? Tank cars. Nasa baba po yung showroom namin. Pero Falcon lang din ang brand. Falcon, Hanko. Ah, Hancock, okay. Yun po, sa Continental. Alright. Dati si Tarboy, di ba yun din ang kinikiri? Iba ba siya kay Tarboy? Ito po yung dati. Ito si Tarboy. Oh. Ah, ito na si bagong Tarboy. Kasi, so, Drive Plus na ngayon. Tama ba? Drive Plus? Okay. Kasi po, binabaha po ito. Oo nga, grabe yun. Pag binaha, kahit na naka-lifter na, inaabot pa rin eh. Ito, sir. Like, okay. Parang hotel to, pare. Yun. Nandito tayo sa bababa tayo sa ano ba to? Ground floor. Dito po yung cashier. Okay, diyan ang cashier. Tingnan mo. Saka nakakita ng service center na ganito kalinis. Parang hotel talaga. Oh my God. Wow! Ah, okay. Nice. So yan, exit pa QAV. Okay. Ayun, okay. Oh, okay. Bravo. Light car. Okay, mga pang-kotse, pang-SUV. Yan na yung Falcon. Continental, Falcon, and Hankook available dito sa Drive Plus. Nice. And then, cashier. Dito tayo may magbabayad. Okay. Hi, ma'am. So, sa oil, Motul. Motul lang, straight. Okay. Actually, dealer din ako ni Motul. Pareho tayo Motul. Motul, syempre, basta oil, Motul. Ayan, meron din tayo mga pang car wash, pang panlinis sa interior, wiper. Recaro, nagsisinda rin kayo Recaro? Ah, okay. Nice. So, mga brand new Recaros, available din tayo dito sa Drive Plus. And syempre, basta oil, Motul. Yan.
5 ways to keep your car in tip-top shape. Sir Dan, explain mo na rin nga kasi ang episode ko talaga ngayon is about tires. Tuwing kailan ba nagpapalit ng tires at bakit kailangan magpalit ng tires? Una po, yung lalakad tayo dito, Sir Dan. Una po, yung gulong, napaka-importante mo niyan. So, dapat i-maintain natin yung gulong natin na every 1 year, paalayin tayo. Sa gulong kasi, kung malalaman natin kung magpapalit tayo pag manipis na. Kadalasan, ang Pilipino, ganun eh. Oo. Sa ibang bansa kasi, may sukat talaga silang sinusunod. Dito kung kalbo na, dito, kung manipis na, tsaka lang tayo magpapalit. Tama ka dyan. Nagagamit pa naman ho eh. Oo, hanggat pwede pa yan, makapal pa eh. Oo, kasi ang takbo lang naman ho natin dito. Traffic, stop and go. Yun ang ugali ng Pilipino. Pero dapat hindi ganun, tama ba? Dapat, so, yung tires dapat na natin, depende mo sa mileage sa na mileage. Gamit. So, sa akin, sa ano na lang po, sa nipis ng gulong. Okay. So, kung makita namin, yung manipis na, doon na lang kami nagpapalit. Okay, sa nipis. Saka, Sir Dan, dagdag na rin natin, kasi gaya ng mga kotse namin, bihira gamitin. So, lagi nakaparada. So, almost in a month, parang twice lang gagamitin, weekend pa. So, yung mga goma, inaabot na expiration pero makapal pa. Safe ba yun? Basta ho, ano? Inaabot na expiration. Alam ko, advisable na palitan na rin, di ba? 10 years maximum eh. Maximum 10 years. Okay. Pero, depende sa klima kung saan siya nakapark. Oo. Minsan kasi, nasa labas lang. Naarawan, maulanan. Umulutong agad. Okay, so talagang pinaka-advisable, parang 5 to 6 years. Oh, yes, sir. Kung mga ganun yung paradahan mo. Pero kung maganda yung paradahan mo, walang araw, hindi na ulanan, hira, maximum 10 years. 10 years. Tapos okay, kung hindi nyo naman nina high speed lagi. Hindi, parati kami high speed eh. De, joke lang. Baka ma... 5 years lang, sir. Ma-MMDA tayo. 5 years lang, palit na ako kayo. 5 years. De, actually, yung gulong ko nga dito ngayon, 2014. Sabi ko, 6 years na, pero makapal pa eh. Kaya, pero sabi ko, 6 years na, for me, expired na. Kasi lagi kami nagra-run, so medyo high speed, medyo lang. So, yun. Yung medyo high speed, mga 100. 5 years, sir. Pwede na. Mauhuli tayo ng MMDA pag sinabi natin lagi tayo high speed. So yun, about yung mga alignment naman, boss, Dan, para saan? Alignment po para ho... Camber align natin, o. Ma-maintain yung kapal ng gulong para maiwasan ho yung mabilis na pagpalit. Yun, para hindi, kasi mahal na rin ang goma, no? Yes, sir. Para tumagal yung goma. Opo. Pantay yung kain. Yes, sir. Yun. So mga kayami, marami tayo natutunan kay Sir Dan. Sir Dan, ha, thank you sa mga infos. Very, very helpful sa atin yan. Dito sa Drive Plus, nag-go home service din pala sila. So, ayan ang contact number. Magkatakot kayo lumabas para magpagawa or bumili ng goma, ayan ang contact number. Home service. GTR, top secret. Wow. Anis. Seconds, tanggal ang goma. Kuya, buti nagpalit ako, bakit?
sorry, napamura ako. Teka. Mamamatay na pala ako sa goma ko. Bad wall pa naman yan. Bakit nag-crack niya? Stretch? Bukod sa ano, ito na itatakbo itong kulang na sa hangin. Ha? Kulang na sa hangin. Tumakbo na kulang sa hangin? Dapat namimintin yung hangin. Okay, okay. Ayun. So, tanda pa na pa rin yun. Isang lesson natin yun. Laging dapat well inflated ang mga tires. Dapat. Every 2 weeks dapat napapalit ang hangin. Check ang hangin. Oh, yun. Every 2 weeks check ang hangin. Ted, check ang hangin. Yes. Okay, okay. Ito. Kulang din sa hangin. Nitrogen ang hangin natin. 34 PSI. Mga kayami, mahal pa rin tayo ni Lord. Buti na lang at nag-decide tayo na palitan na yung goma natin, no? Hinggulong. Today. Kasi konting andam na lang nung sasabog na hinggulong ko eh. Gulong sa harap tsaka sa likod, pareho may crack. Wow! Yan, ito sa harap din to, no? May crack din, kuya, no? Ayan, no? Wow! Dalawang harap, crack! Woo! Ikot! Ikot talaga yan, gabaga o. Oh. Lahat, paikot. Hindi, matuputan ko. Maghihiwala yan. Yun, mga kayami, ito naman, binabalance. Pare, para saan yung balancing? Parang sir, kapag sa high speed, walang inig. Walang inig. Hindi nanginginig yung ano niya. So, literal, balance. Opo. Balance yung mags and tires. Walang inig. Kuya, pakita mo nga sa kanila yung... Pakita mo sa mga kayami yung tingga. So sir, 10 grams siya. 10 grams ang iningay niya. Kaya lalagay natin 10 grams. Ayan, 10 grams. Okay. Ayan, 5, 10 grams. Tapos okay. Ilagay natin sa inner side ng mug. Alright. So dito sa sir. May laser pa. Ayos na. Mas maganda kasi ito pa. Ay, ganoon ulit. Hanggang sa mag-balance na, pareho na rito. So, humingi pa ulit ng 5 gram? 5 gram. Hindi pa, inikit natin. Kasi bumaba yung sa outer. Okay. So, okay na, zero. Sa outer naman tayo. Oh, sa outer naman, okay. So, kailangan itong 25, magsisiro din yan. Oh, yun, ganun pala yun. So, tapos tayo sa inner, sa outer naman. Tama ba? Yes po. Yun. So, ilan yan, pare? 25? 25 grams. Okay. Okay na.
Okay. Okay na okay na mga kayami. Ready na pang fan run ulit. Huwag nang magkakrak ulit yung goma. Ayan mga kayami, ready for alignment. Ayan ito. Ayan. Dito mo sir, kaya. Mo kuya. Oh. Ayan, nauubos yung gulong mo. Okay. Napansin mo yung open ng gulong mo, nakatuloy. Oo, yung dalawang harap. Kain sa loob eh. Kain sa loob sir, kasi naka-negative yung camber. Negative, okay. Kailangan natin tayo kasi normal driving lang. Okay, kailangan bawasan natin yung negative. Okay. Not exactly mag-positive. Babawasan lang yung negative. Itatayo lang natin kasi kung normal driving lang. Nakapikit kasi siya. Nakapikit. Yung nakalaan. Yung setup kasi nito sir, maganda to pag nag-drift, pag nagkukuha ka circuit. Pang drag race, ay pang circuit racing. Circuit, yung oh, okay, ayan, okay. Gandang kuhan yan, kasi jot. Alright, alright. Kaya yung rear mo, so far naman, ito kasi walang adjustment, ito lang tayo. Ipokorek okay lang natin yung tunnel. Sige, sige kuya, ayos yan. Okay, so, sabi mo naman. Ikaw ang master. Hindi ka nakukuha, hindi ka na... Occasional track day lang tayo. Oh, ayan. Iwan lang natin yung normal driving, tatayo ko lang. Okay, okay, okay. Camber. Sa iba mo ka lang dyan. Nice. So, yun. Yun, mga kayami. Patapos na rin, no? Nasa alignment na tayo ngayon. Grabe, yung experience ngayon, sobrang nakakamangha itong A+, Drive Plus. Sobrang ganda ng shop nila. Sobrang ganda ng service center nila. Tapos, yung na-experience natin, yung nakita natin kanina, mamaya abangan nyo yung mga video. Abangan nyo yung mga clips. Sasabog na pala yung gulong ni Oten. Buti na lang nag-design tayo na magpakabit na yung bagong tires natin. So, ayun mga kayami. Abangan nyo yung kabuuang video natin. Ha? So, stay safe mga kayami. Okay, mga kayami. Tolerance lang natin. Yon, kuya. Oh. Okay na, tolerance lang natin. O kanina, sobrang negative 2. Oo, negative 2. Ayun. Yung kanina, yung setup na yung pang-circuit yun. Ito, pang-normal driving. Normal driving. Yung rear nyo, good na rin siya. Good na rin. So, very good. Okay, yummy na, kuya. Okay. Sabi mo, kamusta mga kayami? Mga kayami! Bibisitahin ka kuya dito sa Drive Plus. Nice. Hindi nyo na magpa-align, punta kayo dito. Yeah, Drive Plus. Panayabin nyo. Yes, yes, yes. Salamat po. Yun, shout out sa Drive Plus. Sa napakagandang servisyo. Highly recommended to mga kayami. And, yun nga, marami tayong natutunan sa episode natin na to. Kaya parati nating check ang mga gulong natin bago bumiyahe. Kung tama ang hangin, kung meron mga cracks or bukol, yan, para lagi tayong safe sa lahat ng biyahe natin. So yun mga kayami, hanggang sa susunod na episode. Magkita-kita tayo ulit at sana nag-enjoy kayo sa episode natin itong All About Tires. So always keep safe mga kayami, and Drive Plus, you are officially yummified. Battery problem? M-Track Plus Battery, GS Battery, Outlast Battery, yan lang ang mga pagpipilian nyo. At syempre, sa oil, Motul.